Good day, guys. Kailangan mo bang pumunta ng SSS para kumuha ng UMID ID or mag-apply ng iyong SSS benefits? Then, kailangan mong mag-set ng appointment kay SSS sa online. Madali lang po yan. Ganito lang po ang kailangan mong gawin. Ang una po natin gagawin ay bisitahin ang official website ng SSS na www.sss.gov.ph. Pag nasa homepage na tayo, pumunta naman po tayo sa member portal. At mag-login po tayo sa online account natin kay SSS. Sa member login, i-type lang po natin ang ating user ID at ang ating password. At mag-sign in na po tayo. At yun na nga po, nakalagin na po tayo. So, para makapag-set tayo ng appointment kay SSS, puntahan natin yung member info sa navigation bar. Sa lumabas pong drop-down menu, piliin naman po natin yung appointment system. At habang naglo-load po yung page, pwede po bang makipindot yung subscribe button? Thank you. Oh, ayun na. Nasa member appointment page na po tayo. Ang SSS po ay maraming services na ino-offer. Makikita po natin yun lahat under sa purpose. Halimbawa po, ang pipiliin ko ay application for UMID ID. Piliin naman po natin sa region yung location natin. Halimbawa po, NCR. Ang dahilan po ay para mapakita ni SSS yung mga branch na pwede nating puntahan sa NCR. Halimbawa po, ang pinili ko ay Manila. Ipapakita naman po ni SSS yung mga available appointment schedule sa Manila branch. Pili na lang po tayo. Ang susunod po nating pipiliin ay yung appointment time natin. Kung kailan po tayo pwedeng pumunta ng SSS branch. Dito po sa halimbawa natin, pinili ko po yung 3 to 4 PM. So sa concern po, pwede nating isulat po yung purpose kung bakit po tayo pupunta sa SSS branch. So halimbawa po, ang reason ko ay mag-a-apply ako ng UMID ID. So yun po ang itatype ko. Halos tapos na po tayo sa pagsiset ng appointment natin kay SSS. Bago po tayo matapos, pwede po bang pakipindot yung subscribe button? Thank you. Ayan, nasulat na po natin yung concern natin. So pindutin naman po natin yung submit schedule. Tapos isubmit na po natin. Finally, success! Nakasend na po tayo ng appointment kay SSS. Isisend din po yan ni SSS sa ating email address. So maglagi naman po tayo sa ating email. Ayun na po, i-open natin yung email na sinend ni SSS.